Mishna na mishna namin siya. Kapit na. Konting tiis na lang. Konting kembot na lang. Makikita nyo. Konting-konti na lang. Para sa kung ano mangyayari sa susunod na mga araw, susunod na buwan. Yung mga goal namin, pinag-uusapan namin. Kung... Oh, let me up with a bright smile on now. Tulog pa si daddy guys. Tulog pa si Kuya Jumar nyo. Mamaya pa ang gising nun. Alas stress. Lag ba ako? Lag ba ako? Oy, Kesh, hello dyan, Kesh. Ano, mag-ingat ka dyan, magpagaling ka. Ingat ka dyan sa ospital, magpagaling ka. Naku po, delikado dyan. Ingat, ingat, ingat. Let's have fun. Oo naman, lagi lang dapat tayong masaya. Shoutout sa 495 viewers, magpapa-500 na oh. Kailan magre-live si daddy? Mga 15 or 17, mga ganun, patas hanggang katapusan, magla-live na yun, guys. Makikita nyo ulit siya. Konting-konti na lang, magla-live na ulit siya. Support ulit natin siya. Binangonan po kami, binangonan Rizal, binangonan dito out sa Tagpos, sa bahay ni daddy, sa bahay ni Joman. Miss na namin siya. Magla-live na yun, malapit na. Konting tiis na lang, konting kembot na lang, magla-live na ulit yun. Kaya, oy, top 4 tayo guys, ang lupit natin ngayon, no? Share ko lang, no? Shoutout sa 504 viewers. Thank you po Ate Paola. Thank you po sa pasensya na po kayo sa distorbo sa inyo. Na-distorbo ko na naman po kayo. Sino single sa Timor? Ako. Marami. May mga ibang single din. Pero sa aming pito, ako, si Justin, si Jomar. Oo. Ano pang pwede natin pagkwentuhan guys? Sige na, tanong ulit kayo, kailan sunod na vlog mo, Ben? Di ko pa nga alam eh, kasi ang gusto ko munang gawin, i-apply na muna yung YouTube channel ko para ano, diba kasi monetize na siya, i-apply na muna natin sa YouTube para ma-approve na. Para lahat ng mga vlog ko, malalagyan na natin ng mga ads. Tapos para susunod na vlog ko, pag nag-upload ako, may ads na, diba? Gets nyo ako. Kaya gusto ko muna i-apply, papaturo ako kay Jerry kasi kay Jomar, kay daddy, nakalimutan niya na kung paano gawin yung ganun. Kasi di ba matagal na rin naman siyang ano, January pa ata nung lusta. Yung nag-ano siya ng monetization. Ngayon, di niya pa rin ata nagagawa eh. Ewan ko kung nagawa na ba ni Kuya Carl. Kaya sa akin gagawin ko na nga eh. Parang ano ko na, i-apply ko na eh. Pupunta ako kay Jerry ako magpapaturo kung paano mag-ano ng ads. Kung paano mag-apply sa YouTube. Kasi sayang, di ba? Monetize na tayo eh. Sayang naman yun, di ba? Huwag na natin palampasin yung pagkakataon. Di ko pa po alam eh. Wala pa ata yun. Wala pa, sobrang busy din kasi ni daddy. Sana magawa ko na yun. Paano mapag-ano na ako. Mapag-upload na ulit ako ng vlog. Kasi sayang, monetize na tayo eh. Para counted na agad yung YouTube, yung mga pinagagawa nating mga nakakatawa, mga laptop na video, mga kalokohan lang, di ba? Magkakaroon yan. Pero hindi ko lang alam kung kailan. Kasi sobrang busy pa rin talaga nila pareha sa isa't isa. Kasi hindi po, dito po kami sabi ng onan. Gusto po namin ulit bumalik sa Tarlac kasi napakaganda sa Tarlac. Chill lang talaga. Pagka marami kaming problema, tapos stress kami dito, maraming kung ano-ano nangyari, mga issue, mga ano, or ano man, basta maraming problema ang iniisip, lagi kaming napunta ng Tarlac. Ayun talaga yung pinaka-stress ano namin. Doon kami para nakaka-relax, nakakalayo sa lahat ng problema. Sobra chill na chill doon sa Tarlac. Basta sariwang hangin, ganun. Puro palayan lang yung nakikita. Napakaganda. Nakapag-swimming pa. Nakapag-swimming pa kami doon sa Tarlac, di ba? Yun, basta sobrang enjoy doon. Parang ang sarap-sarap ng tulog ko doon pag nandun sa Tarlac. Sobra. Pag gising mo, wala kang iniisip na problema. Kakain ka na lang. Tapos ang mga kasama mo pa, di ba? Mga tropa mo na pamilya na ang turingan nyo, di ba? Magkakapatid sa magkaibang nanay, di ba? Magkakapatid ang turingan sa magkaibang nanay, di ba? Solid. Ayun. Basta, sobrang saya. Dito ako sa bahay ni daddy, sobrang saya pag nandun sa Tarlac. Sobrang wala kang isipin na problema, wala lahat. Enjoy lang ng enjoy. Diba? Yung pagbiyahe pa nga lang dun, ang sarap na yun. Kasi syempre, ang haba ng biyahe nyo. Tapos syempre, yung bonding nyo sa ano,
sa sasakyan, yung kulitan nyo, yung kwentuhan, mga kwentuhan ng mga kalokohan ng mga pinagagawa nyo, yung mga trip-trip nyo, di ba? May mga ganun, masarap yun eh. Kasi ganun maganda yung magkwentuhan kayo sa biyahe. Makapag-bonding talaga ng maayos. Ganun kasi ginagawa namin, lalo pag magkakasama kami sa sasakyan. Kwentuhan, tapos sound trip ng mga pang masasaya, ganun. Tapos kantahan sa sasakyan. Tas oh yun, hindi mawawala yung kulitan, asaran sa sasakyan, di ba? Basta nandun yun, kwentuhan kung ano-ano. Tapos pag stopover, kakain, gano'n, bibili. Basta gano'n. Ang sarap, parang ang sarap bumiyahe ng malayo. Tapos pupunta sa Tarlac. Pagdating mo, chill, inom. Siyempre, di maiwasan yung inom, konti. Tapos, yun, kwentuhan ulit, swimming. Mga kwentuhan ng mga ano, mga parang mindset namin na parang pampagood vibes. Tsaka, yung para sa kung ano mangyayari sa susunod na mga araw, susunod na buwan, yung mga goal namin, pinag-uusapan namin kung anong goal sa buhay, ganun, kung paano gagawin, ganito. Basta doon lahat nakakapag-isip kami ng maayos kasi sobrang chill doon. Ganda rin dyan. Gusto na rin namin pumunta sa Pangasinan kasi lola ni Jomar taga dyan. Kaya baka pumunta rin kami ng Pangasinan. Pero hindi ko lang alam kung kailan. Habang buhay, ganito-ganito lang kami, di ba? Hindi naman habang buhay na pa-chill-chill lang kami. Syempre, dapat iniisip din namin yung para paano pag nagka-pamilya na kami, paano pag nagka-ano na kami, di ba? Kailangan ganun. Kailangan secured na agad, di ba? Syempre, para yung wala, hindi ka na mahihirapan. Kaya hanggat maaari, ipon, di ba? Kahit paano. Tapos, syempre, focus sa ginagawa mo. Mas lalo pa namin gagalingan magpasaya sa inyo, syempre. Lalo na ako, mas lalo kong gagalingan, mas pagbubutihan ko pa para mapasaya ko kayo lagi sa vlog ko. Kasama na yung chill, pero may plan pa rin sa future, di ba? Huwag yung puro chill-chill lang na parang papogi lang, tas panay chill lang sa buhay. Wala nang iniisip na kung anong pwedeng mangyari sa susunod, di ba? Di ba, ganun lang dapat, kasi gusto namin sama-sama pa rin kami. Pero syempre, hindi naman maiiwasan yan pag nagkaroon na kayo ng pamilya na magdarating at darating sa araw at sa panahon or taon na magkakahiwa-hiwalay kayo, di ba? Magkikita na lang kayo pag may asawa na kayo or may mga anak na yung pagtumanda na magkikita na lang kayo pag may mga celebration, mga birthday, tas inuman na lang, ganun, mga matatanda na, di ba? Kaya hanggat maaari ngayon, chill, tapos syempre future. Oh, let me up with a bright smile on now.